So, hi guys! Good morning! So, medyo kakagising ko lang. Kagabi pa ako nag-iisip kung itutuloy ko ba? Ano ba itutuloy ko? Ayun nga. So, ayun. Bangun muna tayo. So, kagabi pa ako nag-iisip kung magkukulay ba ako ng buhok. So, napag-isip-isip ko na parang anong ginagawa sa ngayon. So, wala pa namang work. So, naisip ko na magkulay muna ng buhok ngayon. At mamaya ko na i-reveal ko. So, taka, order muna tayo ng ikukulay natin. Dito ako order guys sa RB Hortaleza. I think nasa may Santa Mesa sila. Ayoko nang lumabas para maghanap ng Hortaleza. So, order na lang tayo. Yung rate naman nila same lang naman sa mismong shop. So, taka, order tayo. So guys, naka-order na tayo. Ito yan. Ganun ako makikita niya. Ayun. Pinicture ka na no ni Hortaleza. Then, ready to, ano na, ready to ship na. Ready to ship! Ayun, so, antayin na lang natin na dumating. Tapos, start na natin yung session. Yung session. Sige guys. Bye-bye. So guys, kakakuha ko lang ng delivery sa baba. So, ayun. Pabalik na ako ng unit para magkulay na ng buhok. In total, 406 lahat. Yung 76 sa delivery charge. Kaya 482 lahat. Hi guys! Joke lang. So, mag-unboxing muna tayo nung binili nating binili natin. So, hindi pala siya unboxing, unpacking, unpaper king. Sinaka, ano, sa paper box. Hortaleza. This is sponsored by Hortaleza. Joke. So first, bumili tayo ng Bremod Performance. Ano ba 'to? Yung oxidizer. So, ang laki niya. Lalagay ko na sa description yung price. Ay, yun pala, may price pala. Yung price niya ay 130. So, ang laki na niya. So, 12% to, I think. Mas maganda daw to kaysa sa 9%. Tapos, ay, sobrang laki. Kulaisi or kulisi na ano tawag dito? Bleaching powder. So, 500 grams, 118 lang siya. 118. Sobrang laki niya. Ayun. Tapos, yung color na pinili ko is ash, tsaka metallic gray. So, dalawa. Pinag-iisipan ko kung anong color yung gagamitin ko. Tapos yun, oxidizing cream, panghalo dito sa pang-color. Pinag-iisipan ko pa kung ano yung gagamitin ko. So in total, ayun nga, 406 lang itong lahat na to. Tapos, ayun, feeling ko mas mura naman siya compare magpapasado. Try na natin yung DIY hair kinemen. Dahil wala tayo guys cup katulad nung sa mga salon tsaka yung brush. So nag-ready na lang ako ng Tupperware. Kasi DIY na. Tsaka wala akong hanap na brush. So toothbrush na lang. Tsaka yan, gloves. So may gloves tayo, syempre. Tsaka paper, yan, pangpatong lang dito kasi nga magdudumi, magkakalat. So based sa research ko, parang itong bleaching cream is half cup is equivalent to itong oxidizer na 1 cup. So 1 half is 2 basta ganon. So parang basta kalahating cup, isang cup. Para na kayo. So, feeling ko onti lang. Buksan na natin.
So wala akong measuring cup, so parang tatansya-tansyayin ko na lang. Kasi nga... So naka-plastic pala siya, guys. Dito ka na sa loob. Tapos naka... Excuse me. Excuse me. Color white siya na may pagka-blue. Siguro sa mga mahabang buhok, ano, worth it naman na itong isang piraso. Kasi kung ganito yung buhok ko, siguro mga tatlong ganitong buhok yung magagawa. Tapos, ito. So, tatansyahin ko na lang talaga siya, guys, kasi wala akong ano. Siyempre, i-check nyo muna yung expiration date. So, April 2024 pa naman. Simpaling wag na wag mong kakalimutan, guys. 2024 din naman. May. Disclaimer lang po, hindi pa ako professional na nagkukulay ng buhok. Nakapagkulay naman ako ng buhok dati, pero matagal na. Kasi nga parang bawal sa school, bawal sa work. So ngayon, wala man ako masyadong... So ngayon, naisip ko lang na magkulay muna ng buhok. Habang wala pang muna ginagawa. Habang nag-aantay ng mga balita tayo. So, feeling ko okay na rin naman yung consistency. Ayan. So, parang, ayan, na-mix ko na siya ng mabuti. Color. Parang siyang anyel. Kung aware kayo sa anyel. Yung pinang titina sa color white na mga damit. So, kumuha ko ng relo. Kasi, para ma-sure natin yung time. So, naka-headband ko, guys. Habang-haba lang siya ng buhok ko. You know. Habang-haba. Medyo lalapit ako sa camera. Kasi... Magtatanggal ako ng damit. Wait lang. So... Lumapit ako sa camera. Siyempre, baka makita yung mga bilbil natin. So, mag-gloves na tayo, guys. Hindi nyo na makita yung gamit kasi mababa masyado. Ayun. So, try na natin. Pagpasensya nyo na yung kilikili ko. Binabalot na ng plastic. So, syempre, bulotin din natin. Ako naman akong ano. So, hayaan muna natin siya ng 45 minutes. 11:55 na. So guys, natapos din. Yung 45 minutes. Ayun. Yung ingay. Wait. So, check muna natin yung buhok bago natin... My God, kinakabahan ako. Hindi ko siya sinilip kanina. So, wait lang guys. Babanlawan ko muna. Oh my God! Hindi ako na-inform. Magiging ginto siya. First time ko magkaroon ng kulay ng ganito. So guys, hindi pa ganun ka... light. Yung buhok ko medyo may pagka golden siya, so dapat ko pang patungan ng bleach pa, isa pang bleach, so magiging sulit ako.
isang layer pa ng bleach bago yung pinaka-color. Kasi dapat sobrang light daw niya. O kaya, parang paputi na ba? Parang kulay puti na. And mag-mix ulit ako. So guys, update ko lang kayo. Second layer na to, di ba? Mga nakaka 20 minutes pa lang ako. Pero sobrang hapdi na niya. I think babandawan ko na siya. So guys, second na to. Second pag-bleach na to after 45 minutes ulit. So, papatuyin lang natin siya. Tapos siguro ipapahinga ko muna yung buhok ko ng 1 hour. Papahinga ko muna yung ulo ko ng 1 hour bago ko ilagay itong gray tsaka metallic gray tsaka ash. So guys, natapos na yung second layer. So ito yung kinalabasan niya. Medyo mas nag-light siya compare kanina. So feeling ko okay naman na to para sa third layer natin, which is to mas napili ko tong ash kaysa sa metallic gray. Siguro pag hindi naging successful to yung ash, wag yung metallic gray. Sa mga susunod ko. Sabog ng buhok ko. Ay, shucks. So, medyo excited ako guys. Sana maging good yung outcome ng color. Kasi pag hindi, it's a prank. So, ulitin ko lang guys. So first time ulit sa channel ko. Ako nga pala si Tonton. Kaya Tons of Travel. Pero may name talaga. May name. Yung name ko talaga is Mark Anthony. So nickname ko lang yung Tonton. Kaya Tons of Travels. So ito na siya guys. I-mix lang natin. Hi guys! So, kakatapos ko lang maligo. So, natapos din yung tatlong layer. So, nakadalawang layer ako na bleach, tapos isang layer nitong pangkulay ng buhok. So, yung napansin ko lang is, namumula yung buong scalp ko. Hindi naman siya mahapde kasi naligo ako ng cold water. Naglagay ako ng ice sa balde, tapos yun ang pinangligo ko sa hair ko. Para matanggal yung hapdi niya. So, hindi naman siya mahapdi ngayon. As, parang feeling ko okay naman. Bukod sa namumula yung buong scalp ko, parang may burn ako dito. Pero hindi naman ganun kalaki. Parang hindi naman siya mahapdi. So, feeling ko mamamanage naman. Then, siguro sa mga... tingin ko lang siya matuyo para makita yung pinaka-result niya. Pero so far, feeling ko okay naman yung result. Then... tip ko lang siguro sa mga kung hindi nyo kaya magkulay ng buhok within the day, pagpahingayin nyo muna yung buhok nyo. Huwag nyo pilitin na kayanin kung hindi nyo kaya yung hapde. Then, ako kasi parang feeling ko okay naman, kaya ko naman. So parang, pag tinapos ko siya within the day, ipapahinga ko na siya within sa mga susunod na mga araw, sa buong linggo. Pagpapahingayin ko na yung buhok ko. Tapos ayun, antayin ko lang yung result, then pakita ko sa inyo. Kung okay ba. Hi guys! So, umakyat ako dito sa rooftop ng condo para magkaroon ng natural light at makita ko yung pinakakulay niya sa natural. So, ayun. Okay naman yung itsura niya. Medyo may mga gold na part lang. Pero, I think baka mag-fade naman siya sa mga susunod na araw. Tapos, okay naman yung naging outcome. As you can see. If you like this video, don't forget to like and subscribe. At thank you sa pag-support sa Tons of Travel. Thank you!